May my mouth speak the praise of the Lord, and may
These are the sandwich disciples. Peace is my farewell to you. My peace is my gift to you. I do not give it to you as the world gives peace. Do not be distressed or fearful. You have heard me say, I go away for a while, and I come back to you. If you truly love me, you will rejoice to help me go to the Father. For the Father is greater than I. I tell you this now before it takes place, so that when it takes place you may believe. I shall not go on speaking to you longer. The prince of this world is at hand. He has no hope in me, but the world must know that I love the Father, and do as the Father has commanded. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Wala pa po ulitin ko ang aming mga pagbasa, partikular na po Ebanghelyo ay tumutukoy sa pagpapahalal ng Jesus. Bakit pagpapahalal ng Jesus? Kasi pupunta na siya sa Ama. Ito yung panahon na kung saan ay sinisip po yung nabuhay. Pero siya ay pupunta na sa Ama. Aakyat sa Ama. Tawagin po natin ay ascension before the Pentecost. Pero nito, may isa pang ulat nito bago mong ascension. So, kaya rin ito kayo may hotel. Peace is my farewell to you. Ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. So, medyo emotional kasi nakita ko natin, no? Mahirap ang magpaalam. Mahirap magpaalam. Yan ay naranasan ng mga kapatid natin OFWs na napupunta sa abroad. Naranasan Comisión, mi casa ahora. Comisión.
isang may anak na nandun po sa gobyerno ng dami at nakali. So, kaya medyo malaki yung privileges. Kaya mas nawawag sa atin na ba't pinag-usapan natin ay bahay ng aking kapatid na sila.
Mas patingkat pa ako kung tubusin ko yan sa image natin. Tayo kasi yung material ng tayo. Ang mga capabilities, countries, Jordania, Israel, ito po mga alat countries, yan po ay material pa ako. Ah, sorry, patriarchal. Pa. Yung talagang tayo. Talagang tayo. Ano yun, punta kami sa Israel. Nakikita nyo, yung tangan ang nagdala ng kanyang mga anak papunta sa sumbahan. No? Yung tangan yung nangangangang ng kanyang mga anak papunta sa sumbahan. Dito ba sa Pilipinas, may nakikita tayo nyo? Harap ka naman naman kayo. Well, siguro may nakikita tayo. No? Pero kapunti ko, sa Israel, that is the common sight. No, kasi napakalapit na pagnanan ng tangay at ang anak. Kaya sinasabi ng Jesus Father, nakakalapit sa akin ang mga. Pinapahalan niya na hindi ito talaga yung buhay namin doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kaanan ng mga Diyos. Ang buhay namin ay hindi sa tulong ito. Kaya dito, isa sa sekreto, kapalikan muli natin yung mga magandang pagkakita. Yung isa pong sekreto na pinamanik sa mga pagkakita sa tatong pagkakita, yung pungunang sekreto, sinabi ko sa inyo nung linggo, yung ikalawang sekreto. Ano yung ikalawang sekreto ng linggo? Dinatulog? Nalangit ko ba? Hindi na. Ano yung ikalawang sekreto yung sinabi ko sa inyo nung linggo? Nang maraming nila ng Fatima. Nakakalulog na na. Ano yung ikalawang sekreto? Dalawang araw pa lang na nalilipas, nakalulog ka na. What is the second secret of the Fatima? Kasi hindi nakita nila.
yung kahilig-hilig ng mga pangyayari na pagkakatap sa naibig na yung mga doon sa kabilang buhay, kapag hindi pa rin sa panawagan ng Panginoon. Kaya ito rin po yung bahagi ng usap, pinakalala sa mga ni Jesus sa kanyang mga mga. Hindi na po pwedeng manatili ito. Hindi ito yung bahay ko. Ang bahay ko yun ay doon sa bahay ng aming pa. Kaya po yung mga, hindi pwedeng magkaroon ng sariling bahay. Para po sa kaisipan ng mga Hudyo, sa kaisipan ng mga Arabs, he should always be in his father's house. Hanggang walang tatay. Para may tinitan natin. Hanggang walang tatay lahat ng kanyang anak, pinakalang ng doon sa tatay. Nakadaan na sila pwedeng makapagsarili. Kapag namatay na yung tatay. At kapag namatay na yung tatay, kaya po yung kaisipan na magsasabay, yun po yung kaisipan ng mga Amerikano. Yun po yung kaisipan ng mga Europeans. Hindi po yung kaisipan ng mga Hudyo. Hindi po yung kaisipan ng mga Arabs. Tayo ay medyo maloy na hawaan ng kaisipan ng pagiging Amerikano. Na alin, magsasarili. Magsasarili. Pero ganun po, kaya ano eh, kaya kung hindi mo makita kahit na nung batang proseso ng sabi ni Jesus, hindi mo manalaman na dapat ako'y nasa bahay ng aming ama ng salamin. Nasa bahay ng aking ama. Yung sinabi ng mga so, ito yung sinasabi ko sa inyo. Para maintindihan nyo, maintindihan nyo na para sa mga Hudyo, madaling pag-alamahan nila yung sinabi ng Jesus na pumunta na ako sa akin. At ito, ipapahin na sa akin ang mga sa inyo ng mga. Na ipinapapanin nga rin, we have the children of this world. Hindi tayo mga anak ng naibig na ito. Tayo mga anak ng ating Ama na sa langit. Kaya dapat, ang mga pagkilos na hindi makapagay ng mga Hudyo. Ngunit ulit, yung bahay na mga pagkakaroon. Kasi kung sa ibang hindi sa lawa, ganun yun. Either or. Hindi pwedeng nasa kalahati ka. Ginagalitan at mamili ka sa Diyos o sa mundo. Kaya yung sabi ni Jesus sa kanyang mga kalahati, ginagalitan ako umunta sa bahay ng aking ama. And later on, kapatala ko sa atin na ito'y pinapatay na rin na ginagalitan ko lang ng buhay ng aking kalahati. Makaakit ang ikot sa buhay na ipinahayag ng ating Panginoon. So paano? Yung sinabi ko sa huling pag-uusap, ano sabi ko? But the world must know that I love the Father and do as the Father has commanded. Kaya nga po yung nasa natin, sundin ang loob. Sundin ang loob ng Diyos Amang nasa langit. Kaya pag-uwi sa atin yung kalimitan sa atin, ano ba susundin natin? Yung kalooban ng Diyos o kalooban ng tao? Kalooban ba ng Diyos o kalooban ng tao? Bakit sinasabi yung pangalasin ka na
dahil kumisan ako kasi nahati yung aking puso kasi tayo ay tao. Pero pinapakalala sa atin na lang na dapat sumuro tayo sa utos ng Diyos. Sa utos ng Diyos. At yung pagsunod sa utos ng Diyos na rin at all conditions. Yung pagsunod sa utos ng Diyos ay walang kondisyon. Kasi kapag tayo ang pagkilos natin ay kondisyon na ama, ay ibig sabihin niya, tayo ay pragmatis. Tayo ay mabait. Kapag nagkaharap natin ay mabait. Tayo ay masama. Kapag nagkaharap natin ay masama, yan, utak ng tao. Anong utak ng Diyos? Maging mabait ka. Kahit na ang araw ko ay sa bahay. Maging mabait ka kahit na ikaw ay sinasamba. Maging mabait ka kahit na ang gumagawa mo sa iyo ay mabuti. Maging mabait ka kahit na ginagawa ka ng masama. Kasi bakit? Yun ang kumis ng Diyos. Kasi bakit? Mabait ka. So, bakit? Yun ang utos ng Diyos. Maging mabait ka. Kahit na may ginagawa sa iyo. Bakit? Kasi mabait ka. So, medyo may kahirapan ang utos ng Diyos. Pero sa ating mga natin, sana po mapalakas natin. Mapalakas natin. Na agad na kasi ito yung utos ng Diyos. Kaya, ito po ay ahang po. Gusto ko ito na nung ibig. Bakit? Para sa iba? Ay, wala pang sumunod sa utos ng Diyos. Why? Kasi, itinago nila ang Diyos sa kanilang pamamaraan. Itinago nila ang Diyos sa kanilang pamamaraan. Nawala na ang kanilang konsyensya. Hindi na sila nakikinig yung buo sa pilig yung kanilang konsyensya. Kaya hindi nila makita na ito ay galing sa Diyos. Ano yung kanilang pamantayan? At pakita ko ba sa mga resuming ko rin? Hindi. Yung kanilang resuming ngayon na rin. Kasi ito, hindi ng sitwasyon. Hindi. Ang dapat na makita ko, ano ba yung tukos ng Diyos? Ano ba yung tukos ng Diyos? At ito po yung pinakailangan naman yung paliwanag. Pag pinagawa niya, dapat maging maliwanag sa Diyos. Kaya ang pinagawa ito. Kasi hindi yung utos ng Diyos. Hindi sapagkat ayaw ko sa iyo. Hindi yun. Kaya ang pinagawa ito ay gawa ng utos ng Diyos. Dapat maging maliwanag sa Diyos. Kaya kumisa lang sa akin ng iba. Nung iba kumisa, kaya kumisa lang sa akala nila. Kaya yung papantayan natin, kung isa mo marawang ginagawa rin, yung araw na dalitan natin, kalaban nila. Bakit ka rin lang nag-iisip ka? Kasi, hindi nila nakikita na ang ating papantayan natin ang kumis ng Diyos. Akala nila pinakalaban namin sila. Kasi nga bakit? Nawala yung kalinalanan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng post-modernism. Yun po ang ibig sabihin ng modernism. Yun po ang ibig sabihin ng materialism. There is no more the sentence of love. Na wala na ang kalinangan ng Diyos. So, yung pangalaman ko natin. Pangalaman ko natin. At ito yung medyo mahirap na ito sa katumpan natin. Ba't yung mapagpapain kahit sa ginagawa ka ng masama? Hindi na
lamang pwedeng sabihin naman kasi gusto ko lang eh. Pinakalang sasabihin natin natin kasi pero gusto ng Diyos. Dapat magpaluhanan sa Diyos. Ba't ka naging pabuhin kahit mas ginagawa ko lang sa Diyos? Kasi puno gusto ng Diyos. Dapat ko magpaluhanan sa Diyos. Yun ang malalang bakit na wala. Or else, sa luma, people walking in an ideology. At ano yung isang patuloy kong pamantayan na ito ay ginagawa natin yung kalooban ng Diyos? Mapalala tayo ulit sa buhay ng kalaman. Sa buhay ng kalaman. Na kung isang ay panwala ng iba na galing sa Diyos, yung aming sinasabula ko, hindi tayo takot na magbabasa. Hindi tayo nakita ng balas. Kaya kung sa tulad na kasi hindi na mapanatag ang presensya ng Diyos. Kasi kung talagang tayo ng balas, hindi ba hindi mapapanatag sa atin ang presensya ng Diyos. Kaya yun po ang mga pinakailangan ng panalangin. At ito yung patuloy na ating maamon na pinipigyan ng pansin. Kaya dito natin higit na makikita at itulog natin sa panong buong kapag. Kaya, talagang palang itikot sa Diyos kasi pati.
glory to God, O Lord, for the power and freedom that brings your presence, Lord, through your Son, our Lord Jesus Christ. May the power of the Holy Spirit to give life to all things and make them holy. And never cease to God to be brought to your Son. To the dwell the rising of the Son, to the setting of your sacrifice, may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you with the same Spirit, graciously may hold in these gifts we have brought to you. For consecration they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, and his command is all over these mysteries. For in the life he has to pray, he himself to pray, and giving you thanks, he sent a blessing, broke the bread, gave to his disciples, saying, which will be given now for you. In a similar way, when supper was sent, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing. Give the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out on you for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory. Mystery.